Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kumpirmado na nga na itong si Estella at si Cesar ay hindi mag-ama at yun ay napatunayan dahil sa mga documents na nakuha nitong si Ning sa bahay ni Rona. At itong si Ning dahil nga sa mga documents na yun ay nakalibre pa din siya sa dapat na ibayad niya dito kay Rona kapalit ng mga impormasyon na yun. So libre nakuha ni Ning nang pumasok siya sa bahay dahil naunahan ito ni Cesar. Si Cesar at si Rona ay nasa loob ng bahay at hindi nakita ni Ning. Muntikan na ngang makita ni Ning kung nagsalita itong si Rona. So balit nakatutok ang baril ni Cesar kay Rona kaya hindi ito makapaghingi ng saklolo. Umalis agad itong si Ning nang makuha niya ang lahat ng dokumento dahil yun naman talaga ang kanyang pakay kung bakit siya pumunta dito kay Rona. Ang kaalam-alam itong si Cesar nang umalis siya sa bahay ni Rona na may mga dala itong dokumento or nakuha itong si Ning tungkol dito kay Estella. At yun ay ang napakahalaga na itong birth certificate mismo ni Estella. At umuwi na nga itong si Cesar sa bahay at hinalik-halikan pa itong si Estella ng lasing na lasing. At akala ni Estella ay pinatay nito ang kanyang tita Rona. Subalit hindi naman daw nito ni Cesar pinatay at sinabi niya na hinatid pa ito sa terminal para hindi na bumalik pa kung saan man ito nangungupahan. At kinuha din nito ang cellphone ni Rona para hindi rin makontak ni Ning. Siyempre, yun na naman ang gagamitin ni na Estella at ni Cesar para mahuli nila itong si Ning at magpanggap sila na makikipagkita itong si Rona na kung saan ay hindi naman talaga si Rona. So, parang mauulit yung pangyayari na itong nangyari kay dating katulong Ilaning na pinatay ni Cesar. Kung kaya mauulit ang pangyayari na itong si Rona naman ang ipapalabas nila na kausap ni Ning sa cellphone. So, ganun na naman ang mangyayari. So, paulit-ulit na naman. So, itong si Ning ay ibinalita na nga sa kanyang ninang at kay Tony dahil labis na nag-alala itong si Tony nang mag-isa itong pumunta sa bahay nila Rona. At ayun na nga, itong si Tony ay naniwala na sa mga dokumento na dala nitong si Ning at nakumpirma na nga nila na itong si Estella ay hindi anak ni Cesar. Ayun nga ang aabangan natin sa susunod na episode. Itong si Gemma ay narinig niya ang tiliin itong si Estella habang sila ay nag-romance nitong si Cesar at nasyak na lamang itong si Gemma sa kanyang mga narinig dahil naiwan iyon ni na Estella at Cesar sa upuan na nakuha naman itong si Gemma. So ano kaya ang mangyayari dahil ngayon ay narinig mismo ni Gemma ang pag-romance ng dalawa. So papaano niya kaya yon kukumprontahin itong si na Estella. So ayan guys, thank you so much for listening to my story and this is only a review and see you next episode and pasensya na po dahil ikinwento ko lamang ang lahat ng napanood ko sa full episode ng Apoy sa Langit. And after this is maglalaro yung aking Shih Tzu ng Coke dahil first time niya na tumikim ng Coke. Ano yung kanyang magiging reaction? See you next episode!
tayo sa ating cellphone. So, mag-open ako ng BPI account through GCash. So, itatry ko lang ito ngayon. So, first time kong gumawa nito. So, tulungan nyo ko and panoorin nyo ang video na to. So, i-click natin tong icon na GCash. So, ayan. Enter natin yung biometrics natin na passcode. Okay. So, ayan. Okay, alis natin to. So, hanapin natin yung ating GSave. Punta tayo dito sa GSave. Okay, loading. Wait lang po. So, ayan. My save app by PPI or GSave by CIMB. So, pipiliin ko itong sa BPI. So, ayan, sabi dito, start your BPI journey here, get an all digital. So, ayan, nakumpleto na natin, na-fill upan na natin. So, click na natin tong submit. You have successfully opened a BPI number My Save Up account. Please expect to receive an email confirmation from BPI. Find your account within 30 days to avoid permanent closure of your account. Ensure that your amount remains above the maintaining balance of 3,000 to avoid any fees or penalties. May 3,000 pala. Dapat na maintaining balance natin para hindi ka tayo magkaroon ng penalties or any fees. Transfer funds. Ayan, ways to fund your account. Transfer funds from your GCash wallet for free. Deposit using any BPI cash accept machine for free. Send money using InstaPay or PesoNet. Okay, so click natin yung okay. Here's what you can do with your BPI My Save Up account. Build up your savings up to 30,000 max. Fund your number mission account. Blah, blah, blah. You have an option to get BPI debit MasterCard for only 150 pesos. Okay, got it.